aku, Cik Ayoman. Kumusta ko, Bu? Maayo po naman po. Kaya ko nang baro, nanonang ang tungin, nanonang petsa ngayon. Hindi po yan. 21, 23, or 22. Pero pag nakapagpukin kayo, itinggis at ang galingando, kaya pag nawin ang isang galingando, ang gatago mo po, 24 abak. Bayo po kompleto 9 days. So, may pisada po 16. So, para na maximum bang, may pisada po 15, ila po ng 23 bang. Pwede kita po 24 bang para na kayong kapiyas na mismo ng pamakay ng ilo natin sa Kristo. Okay? So, sana po biyayari tayo po hanggang 24 ang makaniling November, siyempre, tamo 24 po bang kapaskwan. Pili po yung parohin ang ibanghiling po natin ngayong umaga. Ang Kristo Lucas, chapter 1, verses 46 to 56, ang tinatawag po dito sa Latin ay Magnificat. Magnificat po ay ang Latin ang pagpupuri. Kaya ang unang linya ng awit ng Mahalina ay ang puso ko ay nagpupuri sa Diyos. My soul proclaims Magnificat, the greatness of the Lord. Alam po niyo itong sinabi ito ng Mahalina, sa totoo na ay isang awitin. This is a song. My soul proclaims the greatness. And Mary must have been shouting, singing loudly while going inside the house of Elizabeth noong binisita niya. Siguro pa ay kumakanta ng malakas at masaya-masaya habang inaawit niya ito pumasok sa bahay ni Elizabeth na kanyang binisita. Kaya araw ko pinagninilay-nilayan ko at kagabi binabasa ko noong unang bisa ko po kagabi sa mga mother sa Santa Clara ay gusto ko umitin kahit hindi ko alam ang tulang tonong binigay ni Maria sa awitin niya ito kaya gusto ko kong kantangin para makuha yung tunay na damdamin ng awitin ito. Kaya naisip ko po magnilay-nilay kasama nyo hinggil sa mga kanta. Pagpapumanhin po ninyo, ako po ay lumaki sa mga kanta. Tuminsan po kung gusto kong maalala anong panahon na ginagawa ko o kaya anong grade ako ng ganito, titignan ko na po yung mga kanta na naalala ko at maalala ko po gusto ko kung saan bahagi ng buhay ko habang ay in relation dun sa kantang yun. Halimbawa po, nung maliit na bata ako, kapag pinatutulog ako ng tate ko, siya po'y naging hell para sa akin. Well, kung tagalog din yung pag-hell, yung kinakantaan ka ng magulang mo upang makatulog ka ng gusto. At meron po kung isang kantang natatandaan, lagi kinakanta ng tate ko. Kapag umiiyak ako at kapag nadinig ko, talihig ako matutulog. Okay po, makalagawan. Kaya'y puso, pinulungan mo. Ang tasawati, makanyan. Inikapo, aranasan mo. Sa'yo po, hindi ko na-record at hindi ko na-isulat sa tatay ko. It's a non-epic poem. Hindi po sa isang lalaki na nagmahal sa isang babae. Pero itong si babae, iba yung kinamahal. At dahil hindi siya minahal ng babae na lungkot hanggang nagkasakit, hanggang kumayat, hanggang namatay. And then yung muling bahagi po ng kwento ay yung araw ng kanyang libido, yun din ang araw ng kasal ng kanyang minamahal. At kapag kinakanta ko ng tati ko, parang siya mismo ang gumawa at sumulat at nakaranas ng kantang yun. And then, nung medyo malaki na po ako, iba na yung kinakanta ng tati ko sa akin. Abang kinakanta ako, at yung kinakanta niya, kinaawit naman niya ang naging una niyang girlfriend na kapampangan. Hindi ko na mahihibutan ang bata ko kapampangan. Ano ba be, di mo mamasdan, di mo muli mo nang maglalaman.
And then
May mga tao lalapit sa akin, sasabihin sa akin, amo, pinapirinigan mo ako sa pamilya ko. May ayaw ko nang tuminin sa totoo lang. May ayaw ko tuminan, may makilala sa inyo kapag ako yung nagumumilya. O kaya meron madalas po kong sabi sa akin, amo, parang kwento ko yung kinwento ko. Bakit? Dahil sa inyo. Pareho ang kwento ng buhay na. Pareho ang mga awiting gusto kong sumigaw sa mga puso natin na dali sa ating common na karanasan. May mas maraming dahilan upang magkaisa at magkaunawaan kaysa pagkakaiba. At kung yun lang po, sana ang alam nating hanapin kung saan tayo nagkakaisa at nagkakapare-pareho kaysa kung saan tayo nagkakaiba, mas magiging tunay na pasto ang buhay natin. Kaya ang ginawa ng Diyos nung gusto niyang iligtas tayo, ang una niyang plano ginawa ay mag-iisa sa amin at isilang ang kanyang anak tulad ng isang tao kagaya natin upang magiging pareho din natin siya at madaling makipag-ugnayan sa kanya. Kung kasama ko po si Direk Mari Maria Zabala kung nang tetekin po kami ng Men of Life nung nandun ako. Madalas po kinuwento niya sa amin ang isang komunidad NGO na sinimulan po nila sa Sambuanga. Isang community po sila doon, nagsil sila ang pangalan. Isang po ang pangalan ng Muslim. Kung saan pinagsisikapan nila, pinag-aaralan nila kung paano pwedeng mabuhay ng payapa at hinihig ang mga Christian at ang mga Muslim. So doon sa community na yun, nagtayo po sila ng isang simbahan at isang mosque na magdadagan. Then after a while, napansin po na nila, kapag nag-iisa, yung mga tao Muslim, nasa kitang na sumisigit, tinitingnan kung ano ang ginagawa ng mga Christian. Mga Christian naman, kapag may ikasal sa mga mosque, nandun din sila. Kung isa pumapasok, nagiging pag-usyon na, oh, kumama na sila niya. And then after a while, nagkaroon po sila ng Bible sharing gabi-gabi. Dati ang mga Katoliko, dala-dala ang Biblia nila. Darating ang mga Muslim, dala-dala ang Quran nila. At sabay silang tahimik na magpapasa. At ginagamit mo ang banal na kasulatan, hindi para manira at ipakita ang pagkakaiba nila tulad ng nadidinig natin sa TV. Pero nakakaya po nyo, mga Kristiyano ginagamit yung Biblia para ipakita mo, manin ang sektang ito, manin ang sektang yun, hindi tama ang sinasabi ng religion. Ay, religion, ito nakakawal. So, ang gagawin po ang mga pag-share dun sa komunidad, isama po si Direk Mare. Bumuksan ang Kristiyano ang kanyang Biblia at ibabahagi kung ano sa Biblia niya ang gusto niya at kung saan sa lahat kung anong nagbibigay ng inspiration sa kanya. Tapos mag-share po yung Muslim, bumuksan yung Quran niya, ibabahagi yung Quran, kung saan nagbibigay din ng inspiration sa kanya. And because of that, after what they believe in peace and harmony, kaya maganda ko rin yun, doon sa pag-ilipan ng Biblia. Yun po ako ng pilit sabihin ng mga kanta. Kaya ang Pasko po, it's a universal language. Kahit saan sino ka magpunta kapag Pasko, kahit anong lingwahe ang ginagamit nila, naunawaan po nila at alam nila ang kwento ng unang Pasko. At lahat, kilala ang iisang kanta sa original po nito ay German. German lyrics. May nag-translate sa iba't ibang language.